Ikaw na nanonood ng video na ito, alam mo ba na ang ilang gamit sa loob ng bahay mo ay nasulat at nabanggit na sa Biblia bago pa man ito maimbento ng mga siyentipiko? Ngunit bago ang lahat ng yan, nais ko sa inyong iparating na ang kikitain ng channel na ito ay mapupunta sa mga kabataan na labis na naapektuhan sa krisis na kasalukuyan nating nararanasan. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang apat na bagay na nasulat na sa Biblia bago pa ito maimbento ng mga siyentipiko. At isa dito si William Harvey. Si Harvey ay isang physician na nakadiscover na ang dugo ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ayon pa kay Harvey, tayo ay nabubuhay sa pag-circulate ng dugo sa ating katawan sa pamamagitan ng ating puso. Kaya tayo nakagagalaw at gawin ang ating nais. Ngunit bago pa matuklasan ang lahat ng yan, ni William Harvey ay nabanggit at nasulat na ito sa banal na aklat o Biblia. Ayon sa Lumang Tipan sa libro ng Leviticus, ay ito ang nasusulat. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan ay ihihiwalay. Napakaliwanag mga kapatid na ang nasulat sa Biblia at ang natuklasan ni Harvey ay iisa, na ang sinasabing dugo ay ating buhay. Ang susunod natin ay si Nicholas Copernicus. Si Copernicus ay ang siyentipikong tumuklas at nagpaliwanag na ang lahat ng planeta ay nakalutang lamang sa hangin. At ang lahat ng planeta ay umiikot lamang sa araw. At ang araw ang sentro ng buong kalawakan. At tulad ng nauna, alam nyo ba na naisulat na ito sa Biblia bago pa matuklasan ni Copernicus? Narito ang ilang katibayan. Ating basahin ang nasusulat sa aklat ni Hob, chapter 26, verse 7. Kanyang iniunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Kung susuriin po natin ang mga salita na nasulat dito, ang salitang hilagaan na nasulat dito ay nagre-represent lamang po sa kalawakan. At malinaw na banyanggit at nakasulat sa Biblia na ibinibitin ang lupa sa wala. Ngunit habang nagsasaliksik po ako tungkol kay Copernicus, ay naging agaw pansin sa akin ang larawang ito. Posible kaya na si Nicholas Copernicus ay naniniwala sa Diyos at sa Biblia, at ito ang kanyang naging batayan upang tuklasin niya ang mga bagay na ito. Ang susunod natin ay si Guglielmo Marconi. Si Marconi ay isang Italianong ehenyero na nakatuklas ng radyo. At tulad ng mga nauna, ito ay nakasulat na sa Biblia bago pa man ito matuklasan ni Marconi. Sa aklat ni Hob, chapter 38, verse 35, ay ito ang nasasabi. Makapagsusugo ka ba, mga iglat, upang magsiayon at magsabi sa iyo na narito kami? Ang salitang kidlat na nasulat dito ay mahihaling tulad sa elektrisidad o kuryente upang mapagana ang isang bagay para makapagatid ng balita saan mang sulok ng mundo. Ang panghuli natin ay si Alexander Graham Bell. Si Graham Bell ay isang Amerikanong inventor na nakatuklas ng telepono. At tulad ng mga nauna, ito ay nasulat na sa Biblia bago pa man matuklasan.
Balikan natin ang nasusulat sa aklat ni Hob. Nakapagsusuko ka ba ng mga kidlat upang magsiyaon at magsasabi sa iyo, narito kami? Ang salitang kidlat na nasulat dito ay nagre-represent lamang sa elektrisidad o kuryente upang pagganahin ang telepono, upang pagtagpuin ang dalawang nasa magkabilang daigdig. Ang ating tinalakay ay nagkataon lamang ba na nasulat sa Biblia bago pa ito matuklasan? O talagang nakapropesiya na sa banal na aklat bago pa ito natuklasan? Sa muli po ay maraming salamat sa panunood at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel.